Attorney. Attorney, di ba? Kaso walang utak. Yung ilaban na. Kaso ng utak? Talampakan. Ayaw niya, nagre-reklamo. Ano ba talaga? Wish siya manon yung ako ang horsecare. Diba? Hindi siya magigit ng mati. Ganyan-ganyan pala. Oo. Dapat mag... Akis kasi sa bahay. Sa bahay kasi namin, yung motor, pinapasok ko sa sala. Talagang hindi makumuha. Magkakamatayan muna kami bago nila makulong motor. Kasi kay papa ko yun. Allah, natulog ako sa bahay nun. Ay, no, pagdating ko sa bahay ganun, ay. Tapos, naka-park din sa labas yung motor. Pasok ako, natulog ang ganun, ay. Tapos punta ako ng Victoria, susundin ko ng si RJ. Ay, yung susi. Susi, sabi ko ganun, sabi ko ganun, sabi ko ganun, ay. Kaya wala po, basta may motor yun. Saan mo naiwan yung susi? Nasa motor nakakabit! Ay, hindi mo, eh, nasa labas lang yung motor. Nasa labas lang yung motor, di ko talaga. May magdamag, andan lang. Yung motor, di ba? Yung nilagay yung wallet mo sa compartment. Alam, hindi ko pa yung susi sa moto sa loob ng compartment. Hindi, nanong ko yung kamay ko. Nakasakit dito, naibit-ibit yung kamay. Nakatanga-tanga ko naman kasi nailagay ko sa loob yung susi. Nakatanga sa bakla. Pero lost ka ha, dalawang cellphone na Samsung, binili ko yun sa second hand. May 1.5 na pera sa loob na yun. Nanakaw yung lalaking batang tulad sa bahay. Una nun, hindi mo alam kung taga saan. Taga Poblacion 3. Alam yung bahay niya. Oo. Oh, oh. Balikan natin, pag-uwi natin. Matagal na. Ah, matagal na. Wala na ulo naman. Nakakulong na siya. Meron pa. Hindi mo na taga Poblacion 3 akong mag-bisita ng mga bata-bata. Siyempre po, sa mga siya. Parang nililitin ko lang doon ay. Baka charge lang yung phone ko ay. Sige. Abos eh. Di lumabas ako ta. Sabi, ay shit, yung phone ko nasa kwarto. Kukunin ko gano'n ako. Alam, wala na sa charger yung cellphone ko. Tapos may isang kumuha sa kanila, kinuha nila. Eh sabi, bintana, tapos may washing machine sa labas. Ay, buti na napunta ako sa labas. Pagpunta ko na labas, nakita ko yung cellphone ko nasa ibabaw ng washing machine. Pagbilis ko, ayun na pa-fly. Sinoli niya. Hindi niya sinoli. Nandun talaga, sabi ko, pag hindi ko ito nahanap, automatic umuwi itong mga bata dalay ko. Kaya hindi na ako nag-ano ng mga taga doon. Kasi alam ko yung mga. Buti nga sa atin, ano? Buti nga sa atin, nandun tayo, ano? Hindi ano. Hindi kasi ako, hindi na ako napawag di ba tayo. Yung mga pumupis ka sa akin. Kilala mo na talaga. Kilala ko na. At pag may nawala, sila-sila lang naman yung sinisil. Kasi naman yung, hindi ko alam ba kayo niya. Hindi ko alam ganito. Hindi ako napawag ko talaga. Kasi at Abagon mga taga sa akin. Eh, di ba yung mga taga ibang ini-invite mo, hindi naman taga Abagon? Kilala ko naman sila. Alam ko yung mga bahay. Kahit magbarangayan kami. Hindi sila mga nasa akin. Attorney, di ba? Kaso walang utak. So, ilaban na. Asa na utak? Talampakan. Oh no! Merienda po! Nag-nags ko ng mga barangay ko na nakananood nito. Yoko lang po yun. Sabihin nyo sa ganun po yung merienda namin, pineapple. Paet! May halo po ba yun? Nahihino ako ah! Grabe silang pumirienda, grabe! Pinipetsa niya ata. Pasensya ka na ganito. Yung mga jokes namin, masyadong madingin. Nasa sayo na lang pag napikulo ka rin. Wala ka pa kailan. Bahala ka nito kung kami mag-aasya. May mga iba kasi pag napikulo kami gano'n, eh, sinisiryoso nila. Nakikita ko gano'n, iniiba ko na lang yung biro na. Kasi na pag madingin na yung biro ka lang yung lulubog ka na lang sa inyo. Paano yung lubog? Then yung try mo ah. Ito yung nuhukay mo sarili mo sa inyo. Nuhukay mo yung libingan. Chukay-chukay pa. Kaputin na ito dito sa cellphone natin. Thank you sa... Thank you very much. Realme 6i. Ayan. Bumili na po kayo ng Realme 6i. Kahit gaano kayo kaitim po, puti po kayo. Huwag na po kayong bumili ng Realme. Magsisisi lang kayo. Maputi lang po siya sa camera. Pero yung hanghang niya. Real. Real na real.